bato. Nung magpi-privilege si speech pala, si Bongo. Di ba? Si Bato, nakitang-kita siya eh. Kasi nandun siya sa direksyon ng camera. Ha? Natatawa siya habang bago pa lamang magsalita at habang nagsasalita na nung yung panimula ni Bongo ng pagsasalita, na makitang-kita si Bato eh. Na tumatawa para bang sa loob-loob niya, lokohan lang to, isipin mo. Ngayon nagtatalumpati ka na. Parang ganon. Ako alam ko, kabisado ko yung nasa-psychologize ko yung si Bato eh. Si Bato may pagkaisip ano ito, yung irresponsible. Ha? Hindi namang irresponsible, pero yung pagka ang trabaho mo, yung hindi konektado sa mga seryosong kamukha ng sa gobyerno, di ba? Ganun ka lang eh. Simpleng tao lang. Ha? Lalo na sanay ka sa lukuhan, sa biruan. Puro biruan. Ibig sabihin, hindi siya seryoso sa ginagawa niya. Di ba? At alam niya rin na itong si Bongo, hindi rin seryoso, kaya niya ginagawa yon. Ganun sila. Di ba? Alam niya, hindi seryoso yan. Yung parang sinasabi niya sa loob-loob niya na, sipin mo, nanloloko lang tayo tapos eh, totoo na yung ginagawa mo dyan. Nag-ano ka na, privilege speech. Bali ba yung privilege speech eh? Kwan, mamemersonal lang pala. Hindi nalang magpaliwanag. Pwede namang, pwedeng itaas ang level eh. Bakit ayaw nila? Hindi kaya? Hindi kaya? Ha? Pwede naman itaas eh. Pangalawa, ngayon ha, especially ngayon, ano ba si Bongo ngayon? Di ba senador? Sana hindi na lang siya tumakbong senador. Mahal na mahal niya pala yung pagtulong sa taong bayan eh. Hindi niya magagawa yung bilang senador, yung pagbibigay ng tulong, financial, or kung ano paman. Ha? Ano nang gusto niya itulong? Sapagkat labas yun sa trabaho niya eh. Labas yun sa trabaho ng senador. Ngayon, kung nagagawa niya yun, di pagawa niyo rin pala sa ibang mga senador yun, tsaka mga congressman, pagtayuin niyo rin sila ng malasakit center. Di ba? Kasi ang trabaho ng legislator, gumawa ng batas, legislation yan eh. Kaya nga minumura yung mga nagwaldas ng pork barrel eh. Bakit? Dahil yung pagtanggap ng pork barrel o pagkuha ng pork barrel, hindi yan trabaho ng mga mambabatas para magpatupad ng programa. Hindi nila trabaho yon. Yung trabahong yon ay trabaho ng executive. Naintindihan nyo ba? Tatlong branch ng ang gobyerno meron tayo eh. Co-equal branch eh. Executive, legislative, at saka judiciary. Sipin mo, parehong ginagampan na, si Bongo lang yun. Gumaganap ng tungkulin bilang legislator na, executive pa. Mantakin mo yan. Hindi pwede yun. Kaya kinu-question yung kawastuhan, yung propriety, mga kaibigan. Hindi niya pala naintindihan. Akala niya basta lang tumutol. Akala niya pag tumutol masama. Ha? Kailangan hindi tumutol dahil ang pinag-uusapan na tinututulan pagtulong. May hangal itong si Pacquiao. Isa kang hangal. Ha? Tarant. Gusto pala ni Bongo na tulong ng tulong. Sana hindi ka na kumandidatong senador. Sana nanatili ka na lang na special assistant ni Presidente.
Pagkatapos nagpa-appoint ka na chairman ng PCS, walang ku-question sa'yo. Di ba? Kasi executive yun eh. Kontrolado ng presidente yun eh. Yung executive eh. So may, ang presidente, saklaw niya yung pagtatalaga ng mga tao dyan at pamamalakad niyan. Hindi yung trabaho ng isang legislator. Yun ang malaking pagkakamali. Bakit ka tumakbo na senador? Gusto mo pala tumulong. Ngayon, ipaliwanag mo ngayon. Bakit mo ginagawa yan? Hindi mo naman yan trabaho na. Okay na yun eh. Nung panahon na nasa nakakapagtaka ngayon, special assistant eh. Kumbaga sa ako, hindi ka nga, yung katulad ng iba na regular ang pagiging official mo eh. Mga kaibigan eh. Ano lang yan eh, kumbaga eh. Titulo lang yan eh, na inimbento eh. Di ba? Pero isipin mo, may access ka sa nagagawa mong pasunurin yung PCS. Wala silang tutulungan basta hindi inendorso ng malasakit center. Ano yun? May mandate na yung PCSO na magkawang gawa eh. Pagkatapos ipapirate mo yung mandate, saan mo makikita yun? Ha? Binago na ba yung charter ng PCSO? Na-revise na ba? Na-amend na? Pumasok kayo sa gobyerno eh. Harapin ninyo yung consequence. Yan ang hirap eh. Halimbawa, ngayon ha, ugali ng mga walang yang politiko, ganyan eh. Gagawa ng masama, mag-aabuso sa kapangyarihan, aabusuhin ng pera ng taong bayan. Ngayon, pag kami bumanat sa kanila, katulad nito, magagalit sila. Bakit? Kami ba ang nagnakaw? Wala ba kaming karapatang kumwestiyon? Mga kaibigan, kahit pangkaraniwan tao, merong karapatang kumwestiyon yan. Tinatarantado eh. Kunyari, mahirap. Yan ang gusto nila. Umaasa ang mahirap para hindi makapagreklamo. Para mawala na ng interest. Ha? Natuklasin kung paano nila nagagawa yung pagtulong, hindi naman nila pera. Di ba? Pera rin ang tao yan eh. Tapos sasabihin mo, tulong. Kung tulong, mag-resign na kayo dyan, bumalik ka na sa Malacanang. Di ba? O kaya, gusto mo naman, magtayo ka ng pribadong PCSO. Di ba? Magtayo kayo niyan, private, PCSO. Pera nyo, gagamitin nyo. Hindi pera na pinagbila ng sweepstake dahil yan ay government office yan. Government funds yan. At very specific ang purpose. Kaya nga pinayagang magsugal eh. Yan loto eh. Yang sweepstake eh. Bakit? Yun ang justification para may mapagkunan ng tulong. Yun ang mandate, mandato na yun, trabaho na nila yun. Bakit biglang may sisingit na agent? Ano yan? Agent? Walang ibang pinakamaganda para walang question. Magtayo kayo nung sarili ninyo, private, kamukha ng PCS o trabaho. Pero pera nyo gagamitin nyo. Kasi questionable yan kung government funds. Sapagkat legislator kayo eh. Bakit nyo pinakikialaman yung nandito sa hindi naman trabaho ng legislative, nasa executive? Mga kaibigan. Pagka nakapagtayo kayo ng PCS o yung private yan ha, private funds din ha, di, pwede na magbukas, legal na magbukas ng
STL si Robin Padilla, si Philip Salvador, tsaka si Cesar Montano.